Hello mga ka-adventurers! Nandito tayo ngayon sa Naga Camarines Sur para sa biyahe natin papunta sa isang magandang campsite sa Sitio Kinastilyohan, San Ramon, Siruma, Camarines Sur, ang Camp Sirus! Yay! Ang daan po natin ngayon ay from Naga to Tinambak, then Siruma, kung saan doon located ang campsite na pupuntahan natin ngayon. Hi guys, stopover kami ngayon na sa Tinambak. Tinambak Mountain Resort. Ayun ang may resort doon. Hindi, private island yan, oh. Ah, ayun. Private island daw, oh. Pwede puntahan. From here, pwede ka nang lumamay papunta doon. Pwede rin bangka, di ba? Tingnan nyo. Malapit lang, kaya yan. After namin mag-stop over, guys, dumaan kami sa Tinambak Market para bumili ng seafoods para pagkain namin sa campsite. Kaso late na kami, naubos na daw. Best time daw na magpili ng seafoods around 5 to 7 AM para marami pang pagpipilian. Kaya dahil doon, dumiretso na kami sa biyahe namin sa Siruma. Mga 25 to 30 minutes galing Tinambak Market ang biyahe namin. Kaya okay naman, ang ganda ng kalsada. At nandito na tayo ngayon sa entrance papuntang Camp Sirums. Let's go, guys! Adventure. Ito yung adventure talaga masasabi natin, no? Kaya punta na kayo dito. Camp Sirums lang, mag-isa. At biglang umulan, guys. May unos. Huminto ng kaunti, tapos bigla na namang umulan. Pagdating namin sa campsite, maulan na talaga.
Kaya pagkuha namin ng mga gamit, inayos namin kaagad. Una-una naming inayos ay yung lutuan kasi nag-arrive kami sa campsite mga around 3 PM na ng hapon, 3 to 4. Mga gutom na po ang mga tao, kaya kailangan magluto na tayo, guys. Sobrang lakas ng hangin. At kung makikita nyo dyan, madilim po ang langit. Sobrang lakas talaga ng hangin. Waiting sa ating niluluto, explore natin ang area, guys. So ito yung beachfront nila. May duyan dito. Mayroong lamesa para sa mga magka-camping. At yung nakikita nyo po, ayan ang red cabin nila. Good for 8 packs. At ang rate po nila dyan overnight ay 7,000. May dalawa po silang cabin dito na available. At ito naman yung beachfront. Napakaganda, guys. Kaso nga lang, pag ngayong araw na to, medyo madilim ang langit, may maraming lumot. Hindi pa ganong ano kasi malumot daw ngayong season na to pagpunta namin. Thank you.
hindi na talaga kinaya guys sa sobrang lakas ng ulan. Kaya lumipat na lang po kami sa red cabin ng campsite. Kaya dito na kami kumain ng kumain. So guys, wala na. Tulugan na talaga to, mga kasama namin. Tulog na. Masayang panaginip. Masayang pa... Masamang panaginip. Masamang panaginip yan. Masayang panaginip. Masayang panaginip. Oh. Masamang panaginip yan. Oh. Pangungod daw. Sana na mission success ya, no? Marami lakas pa rin ng hangin. After ng breakfast, bumuhos na naman ang napakalakas na ulan guys. Talagang grabing unos. Ang swerte talaga ng pag-visit namin dito sa Camp Sirom guys. Sobrang lakas ng ulan. So by the way guys, ito pala yung may good for 2 pack sila dito ng mga rooms. Ito yung nasa likod na area nila. Mayroon po silang hugasan. May half court din as one of their activities. At may beach volleyball. Pwede rin tayong mag-kayaks and paddle boards dito guys. Kaso dahil sa masama ang panahon, hindi pwede sa ngayon. At para may magawa naman tayo guys, naligo na lang ako sa ulan. Ang sarap ng ulan. Sobrang lakas. Yun nga lang, sobrang lamig naman. Enjoy na lang natin to guys, kahit malakas ang ulan. So, yung campsite, di naman siya ganun kalaki. Parang pag nandito kayo,
exclusive lang talaga para sa inyo. So limited po yung packs na pinapapunta nila dito. At yung camping rate nila is 350 per head. So wala na po tayong entrance sa babayaran dyan. Yun na po yun. Bring your own tent pag magka-camping kayo. Tapos ito naman yung dalawang cabin nila. Yung hinigaan namin, yan yung red cabin with veranda. So sabi ko kanina 7,000 overnight rate sila. Tapos ang check-in time nila is 2 PM, check-out time is 12 noon. So good for 8 packs po yan. Tapos kasi kagabi sobrang lakas ng ulan, maalon, kaya maraming lumot talaga guys. So ang alam ko, mayroon pa silang ginagawang bagong cabin or special na room dyan, pero hindi pa siya open nung nandyan kami. Kung makikita nyo guys, yan po ang tinatawag nilang Cudcad, the last resort, dyan din sa si Roma. Maganda rin dyan, next time visit natin. Overlooking yung view. Kung ngayon, narito eh sa baba, sila naman, doon sila sa taas. But same nice spot. Ang ganda ng place guys, yun nga lang itong pagpunta namin ngayon, maulan, at siguro biglaan lang din ito, di rin namin in-anticipate na sobrang lakas pala ng ulan o pangit yung panahon ngayon. Kasi pagpunta namin sobrang init naman, tapos bigla na lang siyang umulan at nagkaroon ng unos, kaya wala kaming activities na nagawa. Anyways, mayroon pa namang mga susunod na panahon na baka mabigyan tayo ng chance na okay yung weather natin pagpunta natin at pagbalik natin dyan. Guys, so update ito, pauwi na kami kasi hindi talaga maganda ang panahon, timing talaga. So ito, pauwi na. Kung makikita niyo yung kalsada, maputik po. So kung gaano kahirap yung binaanan nung patunta, mas ba't hindi ngayon. Pero hindi ko kayo dinidiscourage. Adventure, ito talaga yung adventure guys. So pagpupunta kayo dito, kailangan yung sasakyan nyo ay 4x4. At hangga't maaari, kung ano, kung kaya, naka-angat pa siya. Kasi may mga malalalim na lugar na kailangan lumusog. Tulad nito.
So guys, hello. Update. So nandito na kami sa Carolina Naga. Daan muna kami dito sa may Kinalog, Didik's Kinalog. Sige, Didik's Kinalog. So nandito tayo ngayon, tayo. Ano bang bestseller dito kay Didik's? Siyempre kinalas tayo. Kinalas? Kinalas. Ay. Special. Special. Sure yan ha, pag di ako nang sarapan dyan. First time, ang layo ko naman din. Layo ng binahin namin, from Manila pa, nagsi Roma, tapos bumalik dito. Para lang magkinalas. Yes. So masarap naman daw ang kinalas dito. Tingnan natin. I wanna try one. Sige. Kapag na shampoo dito sa bahay shampoo yung mga nila. Ay, may puto. Masarap yata yung puto. Ayun, nagkuha kami. Oh. Ito. Ano ni ate? Ano ni? Sapin-sapin-tsaka ano yan? Puto rin with cheese. Puto lanchon. Ano order mo, sir? Si ate. Ha? Si ate. Take na si ate. Pumili ka na lang iba. So, grabe talaga yung adventure kanina, guys. No? Ito talaga yung totoong adventure. No? Nagutom sa adventure. Uy, naligo tsaka ito. Uy, naligo kaya. Uy, kapoy. Kanina. Sa ulan. Okay. Naligo ako guys kanina. Makikita nyo sa ano, may video ako dyan. Maliligo tayo. Naligo. Sa ulan. Ano din ako, nag-shower ako after. Umihi sa ulan. Pero grabe. Grabe yung kalsada. Ay, hindi nga kalsada. Ito daw. May nadalahin pa? Mag-dilip. Oh, ito na. Ate niya. So, ito na yung order namin, guys. So, ang, ano to? Kinalog? Mm-hmm. Pare-pareho ba tayo na order? Oo. With egg pa yan, no? Sarap. Dodorogin mo. Ilulunod ba? Ilulunod? Oo. O yan, bababa muna. Mas madaming sili. Sabaw. Masarap. Solid. Tamang-tama sa taglamig. At tamang-tama sa stress na dinadaanan ng mga ano. Yung jelly. Mga kinalog eaters. Ano? Masarap ba? So si Sir, so tapos nang kumain ng mga nag-adventure sa si Roma. May pa-take out pa guys. So, diba? Baga naman. At yun na nga guys. Sum up ko lang yung experience namin doon sa Camp Serum's adventure natin. So, biyahe namin from Manila to Naga, mga 8 to 10 hours yun. Pero depende yung sa inyo kung paano yung biyahe nyo kasi yung iba, laging stopover. Kami kasi parang dalawang beses lang kami nag-stop. So, parang umabot lang kami ng 8 hours. Then, nag-stay kami sa Naga ng isang gabi. Then, kinabukasan, malis kami. Ang biyahe naman namin papunta dun sa Siruma, mga siguro more or less 3 hours. Then, additional pa yun papunta, papasok dun mismo sa campsite na kung nakikita nyo dun sa video, off-road talaga yung dadaanan. So, dun sa pagpunta doon sa site, guys, wala po talagang signal. So, mas maganda na pagpupunta po kayo doon, kailangan makikipag-coordinate kayo doon sa campsite, mag-inform kayo na papunta na para in case di natin alam kasi along medyo bahaba-haba pa yung biyahe, mga 6 kilometers pa yun papasok. So kailangan alam nila na papunta kayo kasi in case may mangyayari, wag naman sana doon sa kalagitnaan ng biyahe, pupuntahan kayo kung hindi kayo makakalusot doon kasi wala talagang signal. So kailangan may coordination doon sa campsite natin. Tapos
Nung pagpunta namin doon, mainit naman, kaso nga lang biglang umulan. So, kailangan check natin yung weather forecast natin bago tayo pumunta sa isang campsite para wala abirya. Tsaka masaya yung magiging adventure natin. So, doon sa experience namin, okay naman, masaya. Yun nga lang, malakas ulan, di kami nakapag-drone shot doon sa location. Pero guys, yung location talaga sobrang ganda. Well, overall experience po talaga guys namin, adventure talaga. So doon pa lang pagpasok doon, papunta sa campsite, grabe yung off-road. So kailangan pag pumunta po kayo doon, dapat 4x4 yung dala nyong sasakyan para tuloy-tuloy po yung biyahe. Kasi mahirap pag 4x2 hindi talaga kayanin, lalo na pag maulan. And shout out po pala sa may-ari doon sa Camsi Rooms na in-offer sa amin yung cabin nila dahil di talaga kaya, sobrang lakas ng ulan. Sir, thank you so much. Well appreciated po. Sana magkita po tayo ulit pagbalik doon sa inyong campsite na hindi na maulan, para marami tayong mga shots na magaganda at maraming pupunta doon sa inyong lugar. So thank you so much guys for watching, and please don't forget to subscribe and like. Stay tuned for our next camping adventure guys.